Hello guys, bago tayo magsimula, please subscribe to my channel and don't forget to turn on the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Kahapon lamang, ibinalita sa spin.ph na si Vic Manuel at Gio Alalon ay suspended dahil sa paglalaro sa ligang labas. Marami tuloy ang nasasayangan na kung kailan malapit ng All Filipino magsimula, yung mother club mismo ang nagsuspend sa dalawa. Bali nasa kapangyarihan kasi ng mother club ang pagsususpend kapag may nangyayaring ganito. Ayon sa isang interview kay Willie Marcial, hindi talaga pwedeng maglaro ang mga player nila, maliban siguro kung iaalaw ng mother club. Pero pinatotoo ng Alaska at Magnolia na hindi talaga pwede ito, kaya ang PBA hindi na nakialam. Gaya na nangyayari kay Calvin Abueva noon na naglaro sa ligang labas ng Rizal, bukod sa suspended siya indefinitely sa PBA, dinagdagan pa ng Phoenix ang parusa sa kanya, pero kalaunan, pumayag din ito dahil ayon kay Calvin, ito ay isang paraan lamang ng pagpapakondisyon niya. Tinutulungan din daw niya ng basic skills ang mga bata sa ligang yun. Sa pagkakasuspend ng dalawa, wala pa naman silang payag tungkol dito. Yung Magnolia Management, wala pang sinabi. Pero yung Alaska, aminado talaga dito. Nire-resolve na ngayon ang issue ni Manuel. Ayon kay Coach Jeff Carriazo, hindi daw nila ito tolerate ang ganitong violation. Pinatawag ni Kume ang dalawa sa PBA office. Inamin naman ni Vic ang kasalanan niya at handa daw siya sa anumang kaparusahang matatanggap. Isa daw itong lesson sa kanya na sa pamamagitan nito, mas matututunan niyang tumupad sa rules ng PBA at ng team. Si Manuel ay isa sa mga stars ng Alaska na may vital role ngayong All Filipino. Siya ay 9th overall pick noong 2012, selected by Global Port Batang Pier. Meralco Bolts naman noong 2013, Air 21 noong 2014 at Alaska Aces mula 2014 hanggang ngayon. Ayon sa PBA statistician, season by season, siya ay nagka-coverage ng 13.7 points, 1.8 assists per game at 6.2 rebounds per game. May mga issue din noong nakaraang buwan na ititrade din daw siya ng management matapos pakawala nila si Chris Banchero na noon ay nasa trading block. Pero si Jeff Carriazo, nagpahayag na hindi maaring pakawalan si Manuel dahil nagsisilbing import stopper nila yan. Pero ayon sa spin.ph, kinumpirma din ni Vic na gusto pala niyang umalis sa Alaska. Gusto daw niyang matrade. Ayon sa isang interview, bago umalis si Coach Alex Compton, talagang gusto kong matrade kahit agent ko, kinausap ko at sinabihan na, "Boss, baka pwedeng ialis mo na ako rito." Kasi that time, ang gulo daw talaga. Ni-reveal din niya noon na si Chris Banchero ay na-inform sa possible trade patungong Phoenix at dahil dito, gusto din niyang sumama kay Chris sa Phoenix, kaya lang, biglang nagbago at hindi natuloy. Nag-uusap na nga silang dalawa ni Chris na mag-reunion daw sila ni na Calvin sa Phoenix at ni Coach Louie Alas. Pero, nasa ibang ruta ang trade ni Chris patungong Magnolia kapalit ni Rodney Brondiel at Robbie Herndon at si Vic na natili sa kanyang mother club hanggang ngayon. At itong pagliligang labas ni Vic umano ang isa sa mga magpapatibay na ayaw na talaga niya sa Alaska dahil nilalabag na niya ang mga rules nito. Pero sinabi din niya na kahit gustuin man niya matrade or hindi man matuloy, 100% maglalaro daw siya ng buong lakas para sa team niya ngayon. Tapos paulit-ulit din ni Vic sinasabi na kumusta ang kalagayan ko Coach Jeff, matitrade ba ako? At halos mangiyak-ngiyak niya sinasabi ito. Ang sagot ni Jeff, "May teams talaga ang gusto kang kunin. Sino kaya ang mga yun?" Pero sa kasamang palad, hindi ka talaga ititrade ng management dahil malaki ang parte mo sa team at kailangan na kailangan ka dito. Kaya si Manuel, na-touch sa sinabi ni Jeff Carriazo at dahil dito, gusto na rin niyang mag-stay sa kung nasaan siya ngayon. Nagustuhan din niya ang mga bagong players ngayon sa Alaska. Confident daw siya sa potential nilang lahat. Dagdag pa niya, jackpot daw sila kay Abu Trotter at Kyle Brian Cruz. Basta't ang gagawin niya, magre-relax lang daw siya. Dahil darating ng bagong Alaska ngayong All Filipino na gusto niyang makita nating lahat. Sa ngayon, suspended pa si Manuel at hindi pa sinabi kung kailan matatapos. Rest assured na makakalaro sila ngayong All Filipino sa March 8. Samantala sa karagdagang balita, maiba naman tayo. May isang player na magbabalik na dating naglaro sa San Mig Coffee na maglalaro daw sa Ginebra. Siya ay si Isaac Holstein. Bago siya naglaro sa San Mig,
Siya ay player ng Barako Bull Energy na draft siya 7th overall pick by Global Port noong 2013 at pagkatapos na trade sa makalawang araw patungong Sunmig Coffee Mixers. Naku, naalala ko tuloy, favorite team ko yan noon. Si Isaac Holstein ay isang Phil-Am Pro player, may edad na 32 at may height na 6'9 at 3-time PBA champion. Si Isaac ay nag-try out kahapon sa Ginebra at posibleng ipalit nila kay Greg, lalo na sa height niya. Si Holstein talagang may espasyo dito. Kung ikukumpara siya kay Greg, mas mataas ang average points ni Greg at mas matangka din siya. Si Isaac Holstein din po pala yung sinasabi nilang kaloka-like ni Greg. Ngayong may Isaac ang Ginebra, pwedeng mapanatili nila ang Greg style ng jeans at dahil dito, worry-free yung management at makaka-move on na sa wakas kay Greg. Pero agree ka ba na ipalit si Isaac Holstein kay Greg Slaughter? Shoutout naman ako kay Edly at Jake Gomez, Calibre 45, Oski Sunday from Nueva Ecija, Alberto Palatino, Basketball Game Time, Anthony Fidelis, John Darwin Encinas watching from Belgium, Ruben Amarga, Andy Maynagot, Marvin De Ocampo, Lobes Aldin Jazz from KSA, Your Daily Dose, Ramsel Venturanza, Michael D, Christopher Altavano from Albay, Ronel Vanzuela from Leyte, MC Tidik, Marco Flores from Butuan, Aaron Manito at kay Rio Nochete from Iloilo. Gaya ng lagi ko pong sinasabi, thank you for watching this video at salamat din sa pag-subscribe.